kay Michelle Japina. Ikaw po si Michelle, mga kaling. Isa po sa ating mga dependo. Tumutulong sila talaga. Hindi lang po sila nagka-ano sa atin, nakabantay. Yung kanilang protection po sa atin, mga kalinga, hindi basta-basta. Pag mayroon pong naninira, sila po ang unang nag-gumawa ng reaction video, mga ano, kontra doon sa mga taong sumisira po sa atin. Grabe yung kanilang puso sa pagtulong at pagsuporta po sa ating programa, isang Michelle Japina. Diba? Paano hindi mo sila ipopromote? Nakatulong na sa programa natin. Nakatulong na sa mga mahihirap. Tapos, isa sa proteksyon ng lingap sa mahihirap. Tumutulong po para ipaliwanag yung mga umaatake po sa ating mga paratang. Yan ang ano, dapat nating tulong at suportahan. Dahil hindi tayo kilala, nasa Daet tayo, nasa ibang bansa sila, pero grabe yung kanilang suporta. Maraming salamat po. Thank you, Michelle Japina. Shout out kay Michelle Japina. Sa team Kalingap Warriors. Shout out. 10 months ago, ito po ang video ni Sangkay. 10 months ago, meron tong mga title na Funny Moments of Lola Damiana. Part 2, Funny Moments of Lola Damiana. Part 3, Funny Moments of Lola Damiana. So, part 4, Funny Moments of Lola Damiana. So, madaming part to, mga kaibigan, na umane ng malalaking views. So, merong 26K, 19K, 18K. At titingnan natin kung ito ba talaga ay reaction or hindi. At nagsisinungaling nga ba si Michelle Japina sa aking mga sinasabi? So, kung sinungaling tayo, tingnan natin, mga kaibigan. So, pag sinabing reaction, magsasalita ka. I-explain mo yung mga pangyayari. Magpiplay mo. Ilaw ba siya tanggal ko? Ah, ayaw mong ilaw. Aircon. Ayaw ko mag-aircon. So, ang reaction again, mga kaibigan, ay magpiplay ka ng video. Stop, play, stop, or comment. Comment, play, and stop. So, bakit ko nasabing dahil mula sa 0 minutes hanggang sa 16 minutes, walang sinabi o walang ginawa ang isang nag-upload. So, ang tawag dito ay re-uploader. So, tingnan natin, mga kaibigan. Ha? Sa Amerika. Imported. Matibay po yan. O, balantay. Kung saan nung po, kung saan galing. Kung sa Tokyo mahuna. So ayan, nakikita natin na nagsasalita si Lola Damiana. At ipapass forward na lang natin ito, mga kaibigan. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Puro video ni Lola Damiana at ni Kalingap Rab na sa kanilang pag-uusap sa pagbisita ni Kalingap Rab. 5 minutes, still Kalingap Rab and Lola Damiana. Ayan. 8 minutes, still sila pa rin. Ayan. At kahit sa 13 minutes na. Ay, tama. Walang araw po kami, matakbo ako, gobernador. Ay, mabut! So, wala tayong nakitang reaction, any reaction, mga kaibigan. Ipapass forward pa po natin. Ayan, nakikita nyo po sa taas ng 15.24 minutes, wala ni kahit anong sinabi o binigkas si Sangkay about sa video. Hanggang ito po ay matapos. Ito na po yung kanyang last. Barumbado. Ang gusto ko, barumbado? Hindi. Gusto ko mabait ang mabait. Mabait ang mabait. Kasi, ayan. So, ang video ito, mga kaibigan, mula 0 minutes hanggang 16.24 minutes ay nag-flay ng whole video ni Kalingap Rab. So, dito pa lamang po, kaya kong patunayan na hindi po ako nagsisinungaling. At kung ano man yung sinasabi ko sa aking kapwa, ay meron po tayo laging batayan. Yun po ang pinagkaiba ni Michelle Japina pag ako ay nagsasalita. Kesa sa iba na puro lamang sasabihin sinungaling ka, asan ang patunay mo. So hindi po tayo magsasalita sa ating kapwa na wala po tayong patunay dahil pwede po tayong balikan. Tingnan pa po natin, mga kaibigan, ang mga iba pa niyang video. Ito po ay umani ng 26K.
26,808 views. So, ayan po, ano. And then, makikita nyo po, Lapagan Isdaan, Paangatan, Pre-Isdaan. So, nagla-live po siya ng 2 oras, siguro hangad niya nung mga time na to na syempre umangat din ang kanyang channel. Pero, ang point nga lang po natin dito is mali, kahit kailan, mali ay mali. So, ito po nakikita natin 10 months ago, 18,000 views. No, 18,000 views 10 months ago, part 4 ng funniest video ni Lola Damiana. 19,000 19,000 naman itong part 3. So tingnan muna natin tong part 3. Meron siyang 13.52 minutes. Ay, hindi tinapay. Tinapay. Asukal po. Ano na ba sa ay, natatakot ako. Masakit ako sa puso. May ano po kayo? Sa puso? May sakit? So, ayan mga kaibigan, nakita natin muli ang video ni Kalinga Prabat ni Lola Damiana. At meron itong 13.52 minutes, kaya naman ipapas forward natin. Ayan, kung makikita nyo, still mula umpisa, Kalinga Prab at Lola Damiana ang nakikita nyo sa screen. Lagay natin dito sa kalahatian at wala ni kahit anong reaction na ginawa si Sangkay dito. Po, sample. Mayroon na si Espiritu Santo Diyos. So, papas forward pa rin po natin. Makikita nyo, still puro Lola Damiana at Kalinga Prab ang inyong mapapanood. At hanggang sa maging 13.19 minutes. Nasa banaw pala, buhay pala siya, buhay. So ayan mga kaibigan, malinaw na malinaw na ito alahit ay umani ng madaming views dahil sa pagre-re-upload. At ito po yung aking ipinaglalaban noon at pilit na nagbibigay tayo ng suporta kay Kuya Bal Santos Matubang dahil sa awa ko sa kanilang mag-ama na nananakaw ang kanilang video na pinaghihirapan nila ngunit nauuna pang mag-upload ang mga ibang tao sa kanila. At isa nga itong si Sangkay kung bakit siguro isa po sa dahilan na kung kanya akong didisiplinahin o sino pa man ay siya din naman, wala din naman pong kalinisan. Yun lamang po ang ating point. At kahit kailan po, hindi po tayo magsisinungaling. Puntahan po natin ang part 4 and part 5 niya. Yung part 4 po may 18,000 views. Okay. Sino ayan? Wala man sinahin yung maaga pa. Ayun, sigan tawag na ayan na kayo na. Narin kami sa ito. So ayan mga kaibigan, still Lola Damiana. At palalakarin uli natin ang video kung makikita nyo. Puro Lola Damiana. Video ni Lola Damiana. Ayan, hanggang sa umabot ang 6.44 minutes, Lola Damiana. Hirap magpalaki. So ayan, kahit i-review nyo maman po mga kaibigan, wala po tayong kasinungalingang ginagawa dito dahil ito po ay ginagawa natin upang pag-ingatan po ang ating pagkatao dahil sa mga taong naninira sa atin na wala daw po tayong ginawa kundi magsabi ng kasinungalingan. So puntahan pa rin po natin ang part 5, no? Meron pa po siyang part 5, 10 minutes, part 6, 13 minutes. At lahat pong ito mga kaibigan, kahit i-review nyo, ito ay walang ginawang reaction si Sangkay Lons. At ito pa po mga kaibigan, 10 months ago, no? 10 months ago, 70,000, no? 70,000 views. Tingnan po natin. So ito mga kaibigan ay kinuha niyang video kay Alindog Comic at although kay Alindog po ito, ito po ay still re-upload. At kung makikita niyo po, ipapas forward natin, ayan, video po ito ni Alindog Comic nung nagpunta siya doon kay Lola Damiana. At ayan ano, hanggang umabot ang 10 minutes ay still Lola Damiana pa rin ang playing ng video. Sarili kong panangalangin. Ako ang mabubuhay. Saan talaga ng Diyos? So ayan mga kaibigan, malinaw na malinaw po ang ating sinabi. Lahat po ng aking sinasabi ay katotohanan. Ngunit kahit anuman pong katotohanan ito ay hindi rin ako masaya dahil ayoko nakakasakit o
parang nasasaktan natin yung ating kapwa. Ngunit kailangan po natin ipaglaban ng katotohanan dahil yun lamang po ang ating pinangahawakan sa ating pagkatao. So ngayon po mga kaibigan, ang susunod ko ipapakita sa inyo kung saan nag-start si Sangkay Lons. No, sa mga video nyo po na nakikita, ayan, halos 3 oras siya nagla-live, 2 oras. At papalit-palit po ng mga videos, no? Ito po ay kung titingnan nyo, hindi po yan reaction video. At makikita nyo rin po mga kaibigan, madalas siya nagla-live stream at mahahabang oras yung kanyang pagla-live. So sa part na yon, nakakaawa mga kaibigan dahil maiisip mo na gusto lamang din niyang kumita, gusto lamang din niyang maging YouTuber, ngunit hindi sa maayos na paraan. So ngayon mga kaibigan, saan ba nag-umpisa si Sangkay Lons? No? Papakita po natin sa inyo. Nag-umpisa po si Sangkay Lons na makilala at bago siya ma-shoutout ni Kuya Bal ay nag-umpisa siya sa pagre-reaction dito sa anak ni Lola Damiana. Ito po ay kay Kuya Raymundo at kay Rampage. Yung mainit po na issue na dahil nag-vlog si Kuya Raymundo ay nagkaroon po ng issue sa mga nakakaalaman na po. So, ayan, makikita nyo mga kaibigan, 7 months ago, no? 7 months ago ay puro video ni Lola Damiana ang inyong mapapanood. Ayan, video ni Lola Damiana at binibidyohan ito nung pamangkin ni Kuya Raymundo. Ayan, puro Raymundo videos. Ayan, ito po yung mga panahon na pinatitigil kami ni Kuya Bal na mag-reaction kay Raymundo at kay Rampage, no? Dahil binitiwan na nga po ni Kuya Bal sila Kuya Raymundo that time at si Lola Damiana. Kaya sabi po niya sa aming mga defender at reactionist niya ay wag nang bigyan ng reaction. At sa panahong iyon mga kaibigan, kung bakit lumaki ang channel nila Sangkay Lons ay dahil sa pagbibigay niya, no, at ng iba pa ng reaction kay Kuya Raymundo at kay Lola Damiana na talaga na mga trending sa tao noon, ano. At ito nga po, ano, wala po kayo makikita kung hindi si Kuya Raymundo, no? Ayan. At ayun nga po, yun yung mga time kay Kuya Bernie, yung mga maiinit na issue, no? Ayan. So, doon na siya una-unang nakilala at lumaki yung kanyang channel. At syempre, dahil madaming issue kay Kuya Raymundo at kay Rampage. Ayan. So, nagbigay po siya ng reaction dyan at dyan ay unang tumaas ang kanyang mga views at nabigyan din po niya tayo ng reaction video, ano, yung nagsasalute siya sa akin at ako naman po ay binigyan ko naman po yun ng pagpapahalaga dahil yun nga, humahanga siya sa nagawa natin, ngunit di ko akalain darating ang araw na mangyayari yung ganitong mga kasinungalingan sa social media. Ayan po, ano, dito po siya nakilala talaga na yun nga kay Kuya Raymundo, kay Rampage dahil may init ang issue hanggang sa nagkakaroon na rin ng kumusyon, no? Paano po ba sabihin nyo? Nagkakaroon na ng mainit na issue kay Lola Damiana, kay Kuya Bernie at kay Kuya Raymundo at dito nga po natin ito nakikita ng 6 months ago, no? At yun nga po, unti-unti ay na-shoutout na sila ni Kuya Bal. Ayan. At naging reactionist na din siya, no? Sa iba't ibang katauhan tulad ni Ate Maylin, tulad ni Ramson, no? Tulad ni Joel Salcedo. At dyan na nga po, ano? Unti-unti ay lumaki na yung kanyang views at subscriber. Ayan. Dahil syempre, yan yung mga taong trending that time, no? Ayan, kaya Commander Churba at iba pang mga personalidad, no? At mga kaibigan, dito naman, no, naging reactionist na nga si Sangkay Lons at nasa shoutout na siya ni Kuya Bal. Pero yung katotohanan na kung saan kami nang galing, kung iku-compare po mga kaibigan, kahit kailan hindi ako nagsabi ng kasinungalingan. Ayan. Mas lalo pong nag-trending doon sa pagbanat kay Lola Ligaya, no? Kay Lola Ligaya at sa patuloy pa ng mga issue. Ayan. Ngunit dumating din po ang pagkakataon na ayan, ano, yung mas lalo na yung kila Brother Jose. Ayan. Yan yung mga history po niyan mga kaibigan. At meron pang history siya na nag-resign na nga siya sa pagka-reactionist dahil hindi ko nga po natiis, no? Hindi ko natiis na bigyan siya ng
rebuttal doon sa ginawa niyang reaction video sa akin na hindi ko nagustuhan. Dahil parang binabanatan po niya ako at tinatanong niya kung saan daw po ba ang aking honesty, no? Saan ba ang aking katapatan. So sabi ko nga lang sa kanya, mga kaibigan, isang re-uploader versus depender. At nagdi-depend po tayo sa katotohanan. Ito po, dito siya unang mas lalong sumikat noong nag-away sila ni Commander Churba at kasama ako doon, mga kaibigan, ano, na nakipagbanatan kay Commander Churba. At sa panahong iyon, hindi niya alam, mga kaibigan, ang aking pagmamalasakit na dapat ay talagang mapapasama siya, ano, mga kaibigan, dahil napaka foul po ng ginawa niya na isang private message at yun po ay matatawag na anti-wiretapping law, ay papasok talaga siya doon. Kaya lingid sa kanyang kaalaman, ako ay nag-ceasefire kay Commander Churba at nagparaya na magpatawad dahil gusto kong wag siyang mapahamak, no? Dahil sinagip natin siya na wag siyang mapahamak. At yun ang pagtulong ko sa kanya na hindi niya alam, mga kaibigan. Ako po ay nakipag-ayos kay Ate Ingrata at kay Commander Churba upang matapos na po ang hidwaan sa pagitan namin ng mga reactionists. At dito po sinundan ni Commander Churba ng pagpapatawad din at nagkaayos na ang lahat. At dito nga, unang lumaki ang ulo ni Sangkay Lons nang pumunta siya sa Daet, na talagang feeling niya ay talagang pinagkaguluhan siya at sumikat na siya. Hanggang sa nagkikita-kita na, no? Nagkita na sila ni Kuya Bal. At yaan po, ano, diyan siya nananatiling sa paningin niya ay siya ay famous na. At kung titingnan po natin ang vlog niya ngayon, mga kaibigan, yung latest niya, kung dati umaabot ng malaki yung views niya, ngayon 18 hours na nasa 1,000 lang po. 22 hours nasa 1,700. 1 day, 2,200. So sa mga trending lang talaga na talagang trending, ano, si Ate Melissa, no, pag yaan ang kanyang ni-reactionan ay talaga namang madami ang views. Pero kung makikita nyo po, mga kaibigan, ay talagang bagsak ang views ni Sangkay Lons ngayon. At ito naman po ay aking hindi ikinatutuwa dahil gusto ko din naman po na magtagumpay ang ating kapwa. Yun nga lang, tagumpay na walang kasasagasa ang ibang personalidad o ibang pagkatao para lamang ikaw ay sumikat.